Magsitayo po ang lahat. Buksan aking puso at isipan, magsalansang ko'y aking kinikilala. Matawarin yaring kasalanan, ako'y tawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa'yo kaganda. Ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, dahil sa lungkot at hapis na naranasan niya sa pagkamatay ng kanyang kaibigang si Lazaro, ipinamalas ni Jesus ang kanyang dakilang tanda. Muli niyang binuhay si Lazaro bilang katibayan na siya ang buhay. Sa kamatayang tinanggap niya sa krus, inilahad ni Jesus ang pinakadakilang kabutihan, ang pagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. At upang tayo po ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob po tayong humiling ng kapatawaran sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, alang-alang sa dakilang pag-ibig ng iyong anak, na siyang nagbunsod upang mahalin niya ang lahat, ano pat kusa niyang inako ang mamatay para sa sanlibutan, kami naway masigasig na tumahak sa kanyang dinaanan, sa iyong pag-akay at sa kanyang pamamagitan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinabi ng Panginoong Diyos, magpahayag kayo. Sabihin mong ipinasasabi ko, bayan ko, ibubukas ko ang inyong libingan. Ibabangon ko kayo at iuuwi sa inyong bayan. Kung maibukas ko na ang inyong libingan at maibangon ko kayo, makikilala ninyong ako ang Panginoon. Hihingahan ko kayo upang kayo'y mabuhay at ibabalik ko kayo sa inyong sariling bayan. Sa gayon,
malalaman ninyo na akong Panginoon ang nagsabi nito at aking gagawin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Panginoon, ako'y dinggin pagka ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko't paghingin ng iyong tulong. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sa iyo ay matakot. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sabik akong naghihintay sa tulong mo, Panginoon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yaring aking pananabik, Panginoon, ay higit pa sa sirenong naghihintay ng pagsapit ng umaga. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Magtiwala ka, Israel. Magtiwala sa iyong Diyos. Matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang nahahandang sa sinuman ay tumubos. Ililigtas ang Israel iyong kanyang mga hirang. Ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang mga nabubuhay ayon sa laman ay hindi na maaaring kalugdan ng Diyos. Ngunit, hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Kung talagang nananahan na sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung ang Espiritu ni Kristo'y wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. Ngunit, kung nasa inyo si Kristo, bagamat patay na ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan, buhay naman ang inyong espiritu dahil sa pinawalang sala na kayo. Kung nananahan sa inyo ang espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Jesucristo, ang Diyos ding yan ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang mamamatay. Sa pamamagitan ng kanyang espiritong nananahan sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Pagkabuhay ako't buhay,
nabubuhay na sinumang ako'y pinananaligan ay di magpapanaigan ng kamatayan kailanman. Napupuri kami sa'yo, Panginoon Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpasabi kay Jesus ang mga kapatid na babae ni Lazaro, "Panginoon, ang kaibigan mong minamahal ay may sakit." Ngunit nang marinig ito ni Jesus ay sinabi niya, "Hindi magwawakas sa kamatayan ang sakit na ito. Nangyari ito upang maparangalan ng Diyos at sa pamamagitan nito'y maparangalan ang anak ng tao, anak ng Diyos." Mahal ni Jesus ang magkakapatid na Marta, Maria at Lazaro. Gayunmay, pinaraan pa niya ang dalawang araw matapos mabalitaang may sakit si Lazaro bago sinabi sa kanyang mga alagad, "Magbalik tayo sa Judea." Pagdating ni Jesus, nalaman niyang apat na araw nang nakalibing si Lazaro. Nang marinig ni Jesus na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito. Ngunit si Maria ay naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, "Panginoon, kung kayo po'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ngunit nalalaman kong kahit ngayon ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. Muling mabubuhay ang iyong kapatid," wika ni Jesus. Sumagot si Marta, "Nalalaman ko pong siya'y mabubuhay uli sa huling araw, sa muling pagkabuhay." Sinabi naman ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at nananalig sa akin ay hindi mamamatay kailanman." "Pinaniniwalaan mo ba ito?" "Opo, Panginoon," sagot niya. "Nananalig ako sa inyo. Kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas, na inaasahang paparito sa sanlibutan." Si Jesus ay napahimutok. "Saan ninyo siya inilibing?" tanong niya. Sumagot sila, "Panginoon, halikayo at tingnan ninyo." Tumangis si Jesus. Kaya't sinabi ng mga Hudyo, talagang mahal niya si Lazaro. Ngunit sinabi ng ilan, "Nakapagpadilat ng bulag ang taong ito. Bakit hindi niya nahadlangan ang pagkamatay ni Lazaro?" Muling napahimutok si Jesus pagdating sa libingan. "Ito yung ngib na natatakpan ng isang bato. Alisin ninyo ang bato," sabi ni Jesus. Sumagot si Marta, "Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon. Apat na araw na siyang patay." Sinabi ni Jesus, "Hindi ba sinabi ko sa inyo na kung mananalig ka sa akin, ay makikita mo kung gaano kadakila ang Diyos." At inalis nila ang bato. Tumingala si Jesus at ang wika, "Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dininig mo ako. Alam kong lagi mo akong dinirinig. Ngunit sinabi ko ito dahil sa mga taong nasa paligid ko upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin." Pagkasabi nito, sumigaw siya, "Lazaro, lumabas ka." Lumabas nga si Lazaro. Napupulutan ng kayong panlibing ang kanyang mga kamay at paa at nababalot ng panyo ang kanyang muka. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Kalagan ninyo siya at nang makalaya."
Marami sa mga Hudyong dumalaw kay Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus at nanalig sa Kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pwede niyo ho bang batiin ang inyong katabi ng magandang umaga? Mga kapatid, tayo ngayon ay nasa ikalimang linggo sa panahon ng Kwaresma. At kung mababalikan po natin noong mga nakaraang linggo, yung ating ebanghelyo, noong ikatlong linggo ng panahon ng Kwaresma, napakinggan po natin ang kwento ng Samaritanang umiigib ng tubig. At doon napagnilayan po natin na si Jesus bilang isang tubig ang papawi sa lahat ng uhaw. Si Jesus ang papawi sa lahat ng uhaw at tunay na magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Noong nakaraang linggo, ang ating ebanghelyo ay nagpapatungkol sa lalaking ipinanganak ng bulag. At si Jesus, binigyan siya ng liwanag. Yung kanyang buhay mula sa kadiliman, pinagkalooban ni Jesus ng liwanag. At sa ating ebanghelyo para sa araw na ito, napakinggan po natin ang kwento ng matalik na kaibigan ni Jesus. Ang mga magkakapatid na si Maria, Marta, at Lazaro. Ngunit ano po ang pwede nating mapagnilayan sa ating ebanghelyong napakinggan? Una, na si Jesus ang magbibigay sa atin ng buhay dahil siya ang buhay. Si Jesus ang buhay. Alam niyo po mga kapatid, isang bagay po marahil na kinakatakutan natin ay ang salitang kamatayan. Ayaw nga nating pag-usapan ang kamatayan. Pero alam naman natin na ang bawat isa sa atin hahantong sa puntong iyon. Isang realidad po ang kamatayan. Dahil ang bawat isa sa atin darating ang pagkakataon na mawawala sa lupang ibabaw. Pero ayaw natin itong pag-usapan. Tingnan po ninyo yung katabi ninyo. Tanungin po ninyo siya, kailan ka mamamatay? No? Ano mo, parang ayaw nung iba. Galit na. Ano ba naman yan, Father? No? Mamaya, pagkatapos ng misa, makasalubong niyo yung kapitbahay ninyo at tanungin ka, no, saan ka galing? No, tanungin mo din siya, o ikaw, kailan ka mamamatay? Magagalit. No? Dahil kasi para sa atin, ang kamatayan ay katapusan. Ang kamatayan puno ng kalungkutan. Ang kamatayan puno ng kapighatian. Pero tandaan natin na bilang isang Kristiyano, ang paniniwala natin na ang kamatayan ay hindi wakas. Kaya nga, pag tinatranslate natin yung salitang death sa Tagalog, hindi lang yung kamatayan eh. Kundi, sumakabilang buhay. Bakit po? Dahil naniniwala ang bawat isa sa atin, naniniwala tayong mga Kristiyano na merong nag-aantay sa ating buhay. At ang buhay na ito ay laging ipinagkakaloob ni Jesus. Dahil ang poong Jesus na sareno ang buhay, siya ang ating buhay. Pero aminin natin o hindi, maraming pagkakataon na nararanasan natin ang pagkamatay. Kailan? Sa mga pagkakataong tayo ay nagkakasala. Patay si Jesus sa ating puso kapag ang puso natin puno ng pagkakasala.
patay si Jesus sa ating mga puso kung ang puso natin puno ng sama ng loob at galit. Patay si Jesus sa ating puso kung ang puso natin ay hirap magpatawad. Pero kung si Jesus ang tinuturing nating buhay at siya ay buhay sa ating mga puso, nangangahulugan na ang buhay natin ay buhay na ipinagkaloob ni Jesus. Kaya mga kapatid, magandang tingnan po yan ngayong panahon ng Kwaresma. Baka yung puso natin patay na. Baka yung buhay natin patay na. Pero mananatiling buhay ang ating mga buhay kung si Jesus ay buhay sa ating puso. Pangalawang bagay, mga kapatid. Magtiwala sa oras ng Diyos. Magtiwala sa oras ng Diyos. Bakit ko ito nababanggit? Sa ating ebanghelyo, ipinarating na ng mga kapatid ni Lazaro na yung kanilang kapatid ay may sakit. Kagaya po ng aking nabanggit, ang mga magkakapatid na ito ay matalik na kaibigan ni Jesus. Sabi pa nga sa mga kwento, kapag si Jesus ay napadadaan sa Judea, walang mintis, lagi siyang dadaan sa tahanan ng mga magkakapatid na ito. Bakit? Matalik silang kaibigan ni Jesus. Pero kung mapapansin natin, sinabihan na pala si Jesus na may sakit si Lazaro. Pero kailan pa bumalik si Jesus sa Judea? Makalipas ang 2 araw. Pagpunta ni Jesus sa Judea, ilang araw nang patay si Lazaro? 4. Alam niyo ho, nung pinagninilayan ko to, nasabi ko rin sa aking sarili, sabi ko, kung ako talaga yung kaibigan ni Jesus, magtatampo din ako. Sasama din yung loob ko. Di ba kaibigan mo eh? Matalik na kaibigan. Nangangailangan. Pero marahil may mensahe si Jesus. At ano ang mensahe ni Jesus? Na ngayong kanyang tiempo, yung kanyang oras, yung kanyang plano, ay laging pinaka maganda. God's time will always be the perfect time. God's plan will always be the perfect plan. God's timing will always be the best timing. Minsan, nawawalan tayo ng loob sa Diyos. Minsan nawawalan tayo ng loob sa Poong Jesus Nazareno. Pero tandaan natin ang panawagan ni Jesus na mensahe sa atin sa araw na ito. Magtiwala sa kanyang oras. Magtiwala sa kanyang plano. Dahil alam ng Diyos, alam ng Poong Jesus Nazareno ang pinaka makakabuti sa atin. Kung ang Poong Jesus Nazareno ang ating buhay, kaakibat po noon ang ating pagtitiwala sa Kanya. Dahil kung hindi tayo nagtitiwala, para na rin nating sinabi na hindi siya buhay sa ating puso. Panghuli. Sa ebanghelyo, tumangi si Jesus. Nalungkot, nahirapan, nagluksa. Kaya nga, ano ang sabi ng Panginoon?
niyakap niyang papunta kung saan inilibing si Lazaro. At anong sabi ng Panginoon, buksan ninyo yung kanyang libingan. Anong sabi ng kanyang kapatid, wag na po. Wag na po. Apat na araw na siyang patay, nangangamoy na. Pero anong sinabi ng Panginoon? Lazaro, lumabas ka. Sa ibang translation po, Lazaro, bumangon ka. At ano po ang pahiwatig nito, mga kapatid? Yung panawagan ni Jesus na bumangon ay panawagan niya sa bawat isa sa atin na humaharap sa pagkadapa. Panawagan niya sa atin na humaharap sa pagkahirap ng buhay. Panawagan niya para sa atin doon sa mga taong patuloy pa ring naghihikahos na hindi habang buhay ikaw ay madadapa. Hindi habang buhay ikaw ay mamamatay. Hindi habang buhay ikaw ay mahihirapan. Dahil sasabihin sa iyo ng Panginoon, bumangon ka, lumabas ka. Siguro ito ho yung isang magandang paalala sa atin. Yung pagbangon na laging ipinagkakaloob ng Diyos. Yung pag-asa na laging ibinibigay ng Poong Jesus Nazareno. Alam niyo po kanina, pagising ko po kaninang umaga, meron po akong nabasang isang news article. At sabi doon sa isang news article na ito, in-interview ho yung isang medical expert dito sa Pilipinas. At ano po ang sabi niya? Na yung pandemya daw po, sa tingin niya, dito sa Pilipinas ay tapos na. Alam niyo po, 3 taon na ang nakakaraan nung humarap tayo sa pandemya. Hirap ang buhay. Maraming nawala ng trabaho. Maraming naghirap. Marami tayong mga kakilalang nawalan ng minamahal sa buhay. Napakahirap ng buhay. Pero nung nakita ko yung news article na iyon kaninang umaga, sa aking panalangin, nasabi ko na lamang sa aking sarili na tunay ngang may Diyos. Tunay ngang nandiyan at hindi tayo pababayaan ng Poong Jesus Nazareno. Patuloy tayong nakikipagsapalaran sa buhay na ito. Humarap man tayo sa pagsubok, sa hirap, sa pagkadapa, sa pagkakasala. Ang laging panawagan sa atin ng Poong Jesus Nazareno, bumangon ka, lumabas ka. Mga kapatid, ngayong 5th linggo sa panahon ng Kwaresma, 1 linggo bago tayo pumasok sa mga banal na araw ng Semana Santa, pinapaalala sa atin sa araw na ito na si Jesus ang ating buhay. Siya ang nagbibigay sa atin ng buhay. At kung siya ang nagbibigay sa atin ng buhay, ano ang panawagan sa atin? Magtiwala sa kanyang oras na ipinagkakaloob sa atin. At sa ating pagtitiwala sa kanyang oras na ipinagkakaloob sa atin, pinapaalala din sa atin na siya ang Diyos na magbibigay sa atin ng pag-asa. Mahirapan man tayo, humarap man tayo sa pagsubok, ang Poong Jesus Nazareno, panawagan sa atin, bumangon, lumabas, at ipagpatuloy ang buhay na kasama siya. Kasama natin ang ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Anumang hirap,
anumang pagkakataon, alam natin na hindi niya tayo pababayaan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay ng maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at nahukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, ngayon pinapaalala sa atin ng Panginoon na tanging sa Kanya lamang natin matatagpuan ang ating muling pagkabuhay. Patuloy tayong umasa at manampalataya sa pangako ng tapat nating Ama, ang ating panalangin, Amang matapat, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Amang matapat, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Panatilihin mong tapat sa pangako mong muling pagkabuhay, kaming iyong simbahan. Kami dumadalangin. Amang matapat, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Tulungan mo ang lahat ng mga namamahala sa kanilang pagsandig sa pangako mong muling pagkabuhay upang ang kanilang paglilingkod ay maging mabunga at puno ng pag-ibig. Kami dumadalangin. Amang matapat, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Pukawin mo ang aming mga puso tungo sa pagsisisi at pagpapatawad habang kami ay papalapit sa mga mahal na araw sa aming pag-aalaala sa misteryo paskwal ng iyong anak. Kami dumadalangin. Amang matapat, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Itinataas din namin ngayon sa iyo ang mga kapatid naming dukha, mga indigenous people at iba pang menorya. Kami dumadalangin. Amang matapat, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Biyayaan mo ng muling pagkabuhay ang mga mahal naming yumao pagkasapit ng takdang panahon. Kami dumadalangin. Amang matapat, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Itaas din natin ang mga kapatid nating nangangailangan ng panalangin, ang mga pangangailangan ng ating pamayanan, at ang ating personal na kahilingan. Kami dumadalangin. Amang matapat, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Tapat naming Ama, pagkalooban mo kami ng bagong buhay sa pamagitan ng pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesucristong iyong anak at aming manunubos. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking inibig sa'yo, Ama, ang
ang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami dumadalangin ang mga pinapagsaloob mo ng mga nilalaman ng pananampalatayang Kristiyano ay iyong gawing dalisay, pakundangan sa ipinagdiriwang ng paghahain ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y di naiba sa amin, kaya siya'y nagdalamhati rin sa pagpanaw ni Lazarong kaibigang giliw. Siya'y di naiba sa iyo, kaya taglay ang kapangyarihan mo, kanyang binuhay ang kaibigang yumao, sa kanyang pakikiramay isang katauhan, kami kanyang pinakikisamahan upang may pagdiwang ang mga pahiwatig ng iyong pagmamahal na sa aming bumubuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, pinagpalaang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inebot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin.
Magsitayo po ang lahat. Ipagmunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paghindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng kabiyak niyang pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagkupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos.
Siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo. At isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa tinapay, kundi sa salita.
mula sa bibig na paray ng Ama nating may kapal. Ngayong panahon ng Kwaresma, tayo ay tinatawag na dagdagan ang ating pagsasakripisyo, pananalangin at pagkakawang gawa. Kaugnay nito, magkakaroon po tayo ng second collection para sa pondo ng Alay Kapwa. Ang malilikom dito ay gagamitin upang tumugon sa mga pangangailangan ng ating mga kapatid na may sakit, nagugutom at naging biktima ng iba't ibang kalamidad. Tinatawagan po tayo ng ating mahal na Arsobispo, Jose Cardinal Advingula, na maging bukas palad sa ating kapwa. Maraming salamat po. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiliyan. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating ikalimang Lenten Recollection sa darating na March 28, Martes, sa ganap ng ikapito ng gabi, dito po sa ating simbahan. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay si Reverend Father Rufino C. Sescon Jr., ang ating pong rector at parish priest. Pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19, bagkos dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor na itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakikinabang sa katawan at dugo ng iyong anak, ay mapabilang nawang lagi sa mga kaanib niya na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sang katauhan. Pakinggan mo ang kailingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Naialay na po ang misa. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno.
sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, araw mo aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay sa gisang ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaramay Nuestro Padre Jesús Nazareno.